Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumayin niyo. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo ay sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito ay dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman. Hindi ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailan paman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak,
Talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Concern ba natin yung buhay na walang hanggan? Naiisip po ba natin yun? Yung life after dito. Buhay, kasi yung sinasabi, no? Makakarating tayo sa langit at doon yung buhay na walang hanggan. Iniisip ba natin yan? Yung pagpupunta ba tayo dito sa Poong Nazareno, nasasabi din ba natin yan na, "Lord, gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pag namatay ako, sana kapiling ka. Pag namatay ako, sana sa langit." Kasi yun nga yung buhay na walang hanggan. Naiisip ba natin yan? Marami sa atin dito kapag mga weekdays, mga may edad na ang nagsisimba. Mga kabataan, yan, Biyernes, Linggo, nandito yan. Pero karamihan po, no? In general, marami sa atin may mga edad na. Pero naiisip ba natin yung puntong yan na isang araw, matatapos tayo dito, pero anong buhay ang naghihintay sa atin? Wala. Kasi laging kadalasan, ang dinudulog natin sa Nazareno, gusto mong mabuhay. Mabuhay ka pa ng matagal. Gusto mo 1,000 years, mabuhay ka. Di ba ganun lagi, no? Gusto mo mabuhay pa. Kaya nga, yung mga maraming may sakit na nararanasan ngayon, gusto pang gumaling kasi gusto pang mabuhay. Kasi yung isip natin lagi, ang buhay, dito pa lang dapat nabubuhay na tayo. Kung mali yung pananaw natin, yung pagtingin natin sa mga bagay na makakapagbigay sa iyo ng buhay, ngayon, itinuturo sa atin na kung gusto mong mabuhay, unang-una, manalig ka sa Diyos. Manampalataya ka. Kahit anong hirap ang dinaranas mo, manalig ka sa Diyos at mabubuhay ka, magkakabuhay ka. Sabi po sa Ebanghelyo, natuwa naman po si Jesus doon sa lalaki kasi mabuting tao yung lalaking ito eh. Kasi sabi nga, sinusunod naman niya lahat ng utos. No? Hindi siya nagnanakaw, hindi siya nangangalunya, hindi siya pumapatay, hindi siya nagsisinungaling. Ginagalang niya ang kanyang ama't ina. So, mabuting tao ito. Pero, may kulang pa rin eh. Para sa kanya, may kulang pa rin. At ang sagot ni Jesus, may isa pa eh. May kulang pa. So, yun pala, no? Masarap sa pakiramdam yung na-achieve mo yung gusto mo. Nagiging masaya tayo kapag nakukuha mo yung pinapangarap mo. Pero mayroon pang mas higit na mas makakapagbigay ng buhay sa iyo. At yan yung hindi ka nag-a-attach. Hindi mo ina-attach yung sarili mo sa mga material na bagay
na noong una, akala mo, yun ang makakapagpasaya sa iyo. Pero mas magiging masaya pala kapag na-let go mo yan. Kasi sabi po, di ba, sabi ni Kristo, may isa pa. Maayos kasi ang buhay ng lalaki. Mayaman. Hindi nagugutom. Pero kung gusto mo maranasan yung mas saya ng buhay, mabigay ka. Masarap po, no? Gaya na sabi ko, masarap yung nakaka-accumulate ka, di ba? No? Nakikita mo, nakakapag-ipon ka, nakakapagpundar ka. Pero darating ang araw, kailangan mo na rin yan i-let go. Kasi hindi naman talaga yan madadala sa langit at hindi kailangan yan sa langit. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang naipundar mo o naipon mo, kundi kung gaano karami din ang naipamahagi mo. At dun mo mas mararamdaman yung buhay, dun mo mas makikita yung sense na mabuhay sa mundong ito. Ngayon, nasa estado tayo o punto ng buhay natin na nag-accumulate pa lang tayo, ay sana isang araw maging handa rin tayo sa pagdidispose ng mga bagay na pinahahawakan natin, na akala natin makakapagpasaya sa atin. Ano man mangyari, manalig tayo sa Diyos, hindi naman talaga tayo niya pababayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ang ating pong itutugon, Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap na ating lipunan, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito, ang lakad di nakapagod.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghahain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanahang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y ninuluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo.